Kapag nagawi ka raw ng taal, hindi lang tawilis ang dapat matikman dahil binabalik-balikan rin ng karamihan ng kanilang sinaing na tulingan. Isa sa mga matagal nang nagluluto ng matandang putahing ito, ang 64 anyos na si Nanay Lily. Maaga pa lang, abala na siya sa pamimili ng sariwang tulingan at iba pang sangkap sa palengke ng Lemery. Dito kasi ibinabagsak ang mga tulingan na saganang mahuhuli sa Balayan Bay. Ganyan din, mga 10-8 kilo. Pag mga Biyernes, bali mga 20 o 24 kilo. Magkano, Aray? 25 na nga lang, detail mo. 20 na lang. Ayos na. Nahugasan na siya, pipisain na natin siyang isa-isa. Pagdating sa kanilang bahay, agad na nililinis ni Nanay Lily ang mga tulingan. Kapag natanggal na ang mga bituka, 4 hanggang 5 beses itong huhugasan. Mahigit 5 dekada nang nagluluto ng sinaing na tulingan si Nanay Lily. Bestseller daw ito sa kanyang pwesto sa palengke ng Taal. Ang nalinisang tulingan, hihilamusan ng asin, saka pipisain at ilalagay sa bithay. Pero alam nyo ba na ang sikreto sa pinasarap na sinaing na tulingan, sa palayok ito niluluto? Bagong po pa nagdatingan yung mga kalde-kalderong iyan, ha? Ang ating mga ninuno ay nagluluto lamang lahat ay galing sa palayok. Hindi pa uso noon ang sauteing o paggigisa, hindi pa uso noon ang ibang proseso. Lahat noon ay sabaw, sabaw at sabaw. Lalagyan muna natin siya ng konting asin para pampadagdag alat ng konti. Tapos, pag nalagyan na natin siya, another kamyas na uli. Last na lang to para ilalim at ibabaw malasa. At para extra special, sukang irok o suka mula sa kaong ng niyog ang gamit ni Nanay Lily sa kanyang sinaing. Bukod sa organic, mas maasim ito kumpara sa mga suka mula sa mga pamilihan. Pagkukuluan ng 6 hanggang 7 oras ang sinaing na tulingan. Pagkakaiga, tubig ng tubig. After 30 minutes, lagay ng lagay. 30 minutes, lagay ng lagay ng tubig. Hanggang sa bumangon siya. Ang pagsasaing ng tulingan, sinaunang paraan ng pagpapreserba ng pagkain ng mga ninuno natin, bago pa man ang pananakop ng mga Kastila. Kung meron mang ika nga ay ipatitiim, which is to settle, kailangan lang yan ay lalagyan ng maraming suka para magtagal ang mga ulam. At pwede 1 linggo o halos 2 linggo, anumang gawin mo, nandun pa rin ang kasarapan nito. Hindi lang tawilis sikat ang Batangas, meron pang isang klase ng isda, yung tulingan. At dito sa palengke ng Taal, merong sikat na sinaing na tulingan. Hi Mother! Hello. Mother Lily, tama ba? Kayo daw ang sikat na nagluluto ng sinaing na tulingan. Hindi naman tayo makayaman. Pwede po bang patikin? Ito po yun? Uy! Malaking palayok nito ah. Talaga ba dito niyo niluto sa palayok? Sa kahoy pati. Ah, sa kahoy na talaga niluto? Eh, meron na naman yung mga gasto ngayon. Bakit hindi pa? Ba't mas parang kayo sa sinauna? Mas improvement ang kahoy. Mas maganda ang kahoy. Mas maganda ang o, tikman na natin to. Ang bango. Parang siyang amoy na smoked fish. Iba kasi talaga kapag nagluto ka sa kahoy. Tikman natin yung sauce muna. Hindi sa mahalap. Sarap. Parang ano siya? Patis na may kalamansi? Wala po. Wala kalamansi? Pwede yung gusto mo nalagyan dahil may kamyas po lang tayo. May kamyas! Kaya maasim-asim! At saka kalahat yung basang suka. Pampatanggal ng lansa na. Ay, oh, harap. Sarap ito sa kanin? Mapapakain ka ng kanin dito. Maalat-alat siya, pero naglalaban yung asim at alat niya. Tapos meron siyang parang smoky na taste. Siguro kasi yung matagal na siyang niluto. So dahil matagal siyang niluto, nadurog na rin yung kanyang buto, yung tinik-tinik niya. Kaya pwede mo nang kainin.